kaunting kalaman sa kasulatan. Sinasabi nila, kapag sumapi ka daw sa sekta nila at nagpabautismo, born again ka na. Isinilang ka na daw sa Espiritu. Kabilis naman. Sumapi lang, isinilang na agad sa Espiritu. Aba, premature yan. Kung napanood nyo ang The Seal of the Father series, ipinaliwanag namin doon na gaya ng sinabi ni John the Baptist, ang kanyang bautismo ay sa tubig lamang. Ngunit may darating na magbabautismo sa Spirit. Yun ang Misaya. Nasusulat kung nasaan ang dalawa o tatlo na nag-ipon sa pangalan niya, siya'y naroroon. Ibig sabihin, sa oras ng bautismo, naroroon ang Misaya. Ano ang gagawin niya ayon kay John the Baptist? Siya ang magsasagawa ng bautismo sa Spirit. Pagpupunla pa lang yan, hindi ka pa isisilang. Ngayon, ano ang katibayan na hindi ka pa nga isinilang sa Spirit pagkatapos ng baptism? Simple lang, kasi may physical flesh ka pa. Flesh and blood, may laman. Basahin ang verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ano ang sinabi? Ang isinilang ng Spirit ay Spirit. Ngayon, pagkatapos ng baptism, ikaw ba ay naging Spirit being na? Hindi. Wala ka na bang flesh? May laman ka pa rin. Flesh and blood ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka pa isinisilang sa Spirit. Klarado. Kaya, itigil nyo na ang ipinangangalandakan nyong born again na kayo. Dami nang alinlang sa doktrinang ito. Ituloy natin ang pagbabalangkas. Bakit kailangan nating maging spirit body kung nais nating makapasok sa kingdom of heaven? Sinagot 'yan ng mas malinaw sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven, nor does the perishable inherit the imperishable. Malinaw, kailangan mong maging spirit being dahil ang flesh and blood ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. At para hindi tayo malito, inilarawan ng Misaya kung ano ka after mong maging born again sa Spirit. Verse 8, the wind blows where it wishes and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Malinaw ang salita ng Misaya. Parang hangin ang mga naging born again sa Spirit. Maririnig mo, dumarating, pero hindi mo alam kung saan galing at saan pupunta. Ibig sabihin, ang isang born again in Spirit ay invisible. Spirit, walang flesh, walang blood. Yan ang pinaka-hallmark o pinaka-palatandaan ng pagiging born again. No flesh, no blood. Dahil ang flesh and blood ay hindi makakapasok sa kaharian. Napakasimple lang, di ba? Ngayon, paano mangyayari ang pagiging born again o yung pagpapalit ng katawan mula sa pagiging flesh papunta sa pagiging spirit body? Makinig kayong lahat. Ito ang katotohanan na malamang hindi itinuturo sa inyo. 1 Corinthians chapter 15 verse 36. You foolish person, what you saw does not come to life unless it dies. Sa verse 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual. Magandang araw po. Ang paliwanag ng Operyan na para ikaw ay ipanganak na muli, kinakailangang mamatay ka physically. Yun ho ang aral nila. Mamatay ka physically and then bubuhayin ka born again. Pero dito, sa katuwiran ng kasulatan o paliwanag ng kasulatan, tingnan po natin kung ganun nga ang ibig sabihin. May isang lalaki nga sa mga pariseyo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo.
ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban akong sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Yahawashi at sa kanya sinabi, katotohanan ang katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Una, ang kausap niya ay Pariseo. Alam natin na ang Pariseo ay against kay Yahawashi. Kaya nga nung sinasabi niya doon sa Mateo 23, kayong mga Pariseo, mga bulag, niyo ba? Para kayong wikang libingan, so pertaining to patay. Oh, spiritually, patay sila. Ano? Yan. Tingnan natin doon sa 5. Sumagot si Yahawashi, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi o sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, paano ang pangyayari ng mga bagay nito? Sumagot si Yahawashi at sa kanya sinabi, ikaw ang guru sa Israel? Hindi mo naunawa ang mga bagay na ito? Ayan. Katulad din po ng mga opiryan, hindi nila naunawa yung sinasabi ni Yahawashi. Bakit natin po nasabi? Kasi po yung kapanganakan muli, hindi yan kung kailan patay ka na at saka ikaw ay bubuhayin. Kausap niya si Nicodemo, buhay si Nicodemo. Ibig bang sabihin, nung sabihin ba ni Yahawashi na kinakailan kang ipanganak na muli, kinakailan ba si Nicodemo mamatay muna? Ha? Gaya ng ipinangangaral nila. Diba sabi nga niya, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganganak ang tao kung siya matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalwa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So yung kaisipan ni Nicodemo, kaisipan din ng mga opiryan. Ha? Bakit? Eh kasi, pero mo, kinakailangan kang ipanganak na muli. Kailan? Pag namatay ka na. Anong lohika meron yun? Samantalang kausap niya si Nicodemo. Ibig sabihin lamang, yung time na kausap niya si Nicodemo, kinakailangan ay ipanganak kang muli. Ano? O, tingnan ninyo. Sabi ni Pablo, Galatians 6:15, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman kahit man hindi pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. Ibig sabihin, eh mga buhay ito yung sinasabihan ni Pablo, hindi patay. Hindi ba? Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman kahit man ang di pagtutuli. Pagka ba ikaw patay na, kino-question pa ba yung pagtutuli mo at di pagtutuli? Di ba hindi? Natural. O, ikaw ay buhay. Ano? Kundi ang bagong nilalang. Ayan. O, sa 2:1. Kaya huwi ang born again na ipinaliliwanag ng opiryan, sala. Oh, kasi sa kanila, kinakailangan mamatay ka and then bubuhayin ka. At ang bubuhayin pa, yung katawan mong namatay. Ha? Sa kanila, ang bubuhayin yung katawang namatay. Oh, di sala na naman. Eh, pero hindi ho yun ang punto natin. Ang punto natin, yung kapanganakan muli, kailan ba yan? Yan ba ay kung kailan na gaya ng turo nila na kung kailan ikaw ay patay at saka kabubuhayin o buhay na kailangan kang ipanganak na muli o ayon dito sa Efesios 2:1 at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang pagkabuhay na muli habang buhay, born again, hindi yung patay. Oh, kaya nga, pagka ikaw namatay, physically, binuhay ka nung ikaw ay buhay. Kasi lahat ng tao nagkasala. So, patay tayo.
Ano? Anong gagawin? O ayan, sabi niya, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay. Kasi maraming mga patay spiritually. Hindi ba? O. Ibig sabihin lamang, yung born again, kinakailangan mangyari habang ikaw ay buhay. O di, sala na naman ang aral ng Operyan. O mga Operyan, pansinin niyo itong aral na ito. Ito yung nakasulat. O, hindi gaya ng ipinaliliwanag ng narrator nyo. Ano? O ayan, kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.